Kaya kailangan may makitang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Then, ang pansampu, ang sabi niya, have a supernatural encounter with God. Have a supernatural encounter with God. Si Saul po ay mamamatay ng Kristiyano. Pero nung katagpuin siya ng Diyos, nagbago si Saul at siya ay naging Pablo. Si Pedro po ay adelantado at pabugso-bugso ang desisyon. Pero nung siya ay mapuspos ng banal na espiritu, naging po siyang makapangyarihang Pedro. Hindi na Simon, kundi Pedro na siya. Hindi na siya hindi na siya mistisong Kristiyano, siya ay puro at dalisay na Kristiyano. Basta tisoy ay nakasisira ang bagyong tisoy. Amen. So, kailangan pong purong Kristiyano tayo. Amen. So, ang isa pang nais kong bigyan ng pansin ay si Catherine Kuhlman. Kung hindi man ninyo kilala si Catherine Kuhlman, si Catherine Kuhlman po ay ginamit ng Diyos sa mahimalang kaparaanan. Si Catherine Kuhlman po ay dalaga pero kumabit sa may asawang ebanghelista. Iyan po si Catherine Kuhlman pero siya po ay ginamit pa rin ng Diyos. Inamin niya yung kaniyang kasalanan. Publicly, inamin niya na siya ay sumama sa isang ebanghelistang may asawa at nawasak ang buhay ng pamilya ng ebanghelista. Pero pansinin po natin, mula po noon, so siya ginagamit na ng Diyos dahil nga nahikayat nga yung gwapong ebanghelista kaya sumama sa kanyang ministeryo at nagkaibigan sila. Pero pansinin po natin, ano ang kanyang bukang bibig? I have chosen to shake the world for God. That is his vision, her vision statement. I choose to shake the world for God. Pinili ko at pinagpasyahan ko na aking yanigin ang buong daigdig para sa Diyos. Kaya kailangan mabuo po ngayong hapong ito sa inyo ang isang vision statement. Tuturuan ko po kayo kung paano ang pagbuo ng isang vision statement. At doon po sa vision statement, susundan po natin yan ng paano mo yan isasagawa at isasabuhay. Kaya kailangan meron tayong strategies, kailangan meron tayong goal. Sisiwalat ko rin po sa maiksing oras na meron tayo. So, ito ang kaniyang ginawa. At ang sabi niya, number one, make a choice. Pumili ka ng iyong gagawin. At ang sabi niya, choose life to be holy, to be used by God. And that is death to self. So piliin mo na lumakad ka at mamuhay ng banal para magamit ka ng Diyos. Mamatay ka sa masama mong ugali. Pangalawa, sabi niya, know how to cooperate with the Holy Ghost. Matuto kang makisama sa banal na Espiritu. Kaya kung sabi niya, bago ako umakyat sa stage para mangaral, ang sabi niya, I died 1,000 times to myself. Namatay ako ng 1,000 ulit bago ibigay sa akin ang mikropono bago ako makapangaral. Kung paano niya ginawa yon, hindi ko po alam, pero very powerful po. At si Benny Hinn ay isa sa disciple ni Catherine Kuhlman. Siya nakabuntot lamang kay Catherine Kuhlman at nakuha niya ang anointing ni Catherine Kuhlman. If you have never been called, don't do it. If you have a real call, no matter what, do it. Amen? Kung ikay may tawag, gawin mo. Pero kung hindi ka naman tinawag, huwag mong gawin. So, kailangan alamin mo sa ating pag-usap na ito, ano ba ang pagkatawag sa iyo? So, pangpito. You don't have to understand, just obey. My business is to obey Him. Hello? Eh,
Yung pagpunta naming mag-ama sa Miami, eh hindi po biro ang halaga ng perang kailangan doon. Eh ang sabi ng Banal na Espiritu, pumunta ako. Eh di pumunta ako. Ito po yun. Hindi mo na kailangan ng paliwanag, sundin mo lang siya. At ang tanging gawain natin, sumunod. At ito po ay kailangang ating makasanayan. Kailangang meron tayong uri ng pamumuhay na lagi nating susundin ang ibig ng Panginoon. And then ang pangwalo, ito po si Catherine Kuhlman, ano po, kung ikaw lamang ay mahahamon. And then sa number 8, give your heart to Jesus, love Him daily and continually. Ibigay mo ang iyong puso kay Jesus, ibigin mo siya araw-araw at tuloy-tuloy. At palagay ko po, nagagawa nating lahat ito. Ang pangsiyam, ang sabi niya, God is absolute perfection. God is perfect. So, sukdulan ang kasakdalan ng Diyos. Ang Diyos ay perpekto. So, wala pong kapintasan at walang anumang batik sa Diyos. And then, ang pangsampu, ang sabi niya, have conviction about your call and shake the world for God. And shake the world for God. Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti, desisyon po natin ang ating magiging pagbabago. At ang sabi nga doon sa isang aklat, mega change will be happening. New economic change coming to you. Unusual manifestation of God's favor. Suddenly of God's blessing will come to you. Ano po yung mega change? Hindi po basta metro, kundi mega. Ibig sabihin talagang napakalaking pagbabagong magaganap kung iyong pagpapasyahan na makagawaan Diyos sa iyo ng kakaiba ngayon kaysa dati. At magkakaroon ng maraming pagbabago sa ating buhay. Ngayon, atin pong kilalanin ang mga paraan kung paano tayo magkakaroon ng pagbabago. So tingnan po muna natin ang pangitain. Nakita po natin sa Proverbs 29:18, ano po ang sabi? Without vision. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Sa Hosea 4:6, so pansinin po natin, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge, meaning lack of information. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. So, pansinin po natin. Dito ay makikita po natin ang Israel ay tinawag na saserdote. Lahat po ng Hudyo, dapat sila ay saserdote. At lahat din po ng Kristiyano, dapat din tayo ay saserdote. Lahat po tayo, ano ba ang saserdote? Tayo po ang nasa gitna ng Diyos at ng tao. So tayo nasa ibabaw ng lupa para ating idalangin yung mga tao sa ating paligid at ating ipakiusap sa Diyos na sila ay makakilala sa Diyos at sila ay maligtas. Yun po'y ating pananagutan. At dito makikita natin, ang aking bayan ay nawasak dahil kulang sila ng kaalaman. At dahil tinalikdan ninyo ang kaalaman, kayo ay tatalikdan ko rin. At kayo hindi na saserdote para sa akin. At dito ay kitang-kita na kinalimutan na ninyo ang batas ng inyong Diyos, kaya't kakalimutan ko rin ang inyong mga anak. So pansinin po natin, tayo, pag sumunod tayo, mga magulang tayo, mga anak natin, pagpapalain.
Pag sumunod ang magulang, pagpapalain ang anak. At ano ang susundin ng magulang? Ikaw ay mananalangin upang ang mga kapitbahay mo ay hindi masadlak sa kapahamakan. Idadalangin mo sila. Pero mapapansin natin, may mga mangangatwiran, ba't kaya naman ipapanalangin ko pa? Pero kung ano man ang matanggap mo sa pag-aaral natin ito ay iyo pong isagawa. At magtatapos po tayo mamaya, pero atin munang tingnan kung paano ka gagawa ng pangitain o vision statement. Vision statement. Ito po. Sa 2 Chronicles 26:5, dahil ang atin pong pag-unlad ay nasa pangitain. So, ito po itungkol kay King Uzziah. Dahil si King Uzziah po ay 16 years old nang maging hari ng Israel. At sa loob ng 52 taon, siya po ay naghari. At bakit siya nagtagumpay bilang hari? He sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Paano raw tayo magiging maunlad at hanggang kailan daw tayo magiging maunlad kung iraw hinahanap ang Panginoon araw-araw? Si King Uzziah, he sought the Lord and God made him to prosper. Kaya laging hinahanap ang Panginoon araw-araw. At ang turo ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi po tayo maghihirap kapag pangunahin sa atin ang Diyos. At ang sabi pa rin ng Panginoon, do not leave your first love. Bago ang anumang bagay, pagkagising sa umaga, makipag-ibigan ka na agad sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Banal na Espiritu. Makikipag-ibigan ka. Eh ano ba naman sabihin mo, Father, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Makipag-ibigan ka pagkagising sa umaga. At doon, ikay magtutuloy-tuloy sa panalangin, pagbasa ng Biblia. At yung iyong paggawa ay magiging magaan. Bakit? Eh inuna natin yung makipag-ibigan muna sa Kanya. Kaya nga po, dito makikita natin, ano ang sabi niya? And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. So paano ang Diyos hahanapin? Kailangang maunawaan natin ang mga pangitain ng Diyos. What are the visions of God? Tatanungin kita. Ano ang pangitain ng Diyos tungkol sa pamilya natin? Gusto ba niya na ang pamilya natin wasak? Hindi po. Ang pangitain ng Diyos, ang pamilya natin ay maunlad, matibay, matatag, at lahat ay naglilingkod sa Diyos. That is the vision of God for our family. Ano ang pangitain ng Diyos tungkol sa ating physical na katawan? Hindi niya ibig na ito'y nagkakasakit. Hindi niya ibig na ito'y nanghihina. So, kapag pinaniwalaan natin yung pangitain ng Diyos, mangyayari po yung iyong paniniwala. Kaya nga, kung ating unawain na kung walang pangitain, ano ang mangyayari? Nawawasak ang tao. Sa Habakuk 2, verse 2. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. So dito makikita po natin, ang pangitain po ay may trabahong gagawin. Pag nakita mo ang pangitain, kailangan kay masipag sa pagsasakatuparan at pagsasagawa nito. So, dito maliwanag, vision without action or action without vision will never attain and obtain success. Ang pangitaing walang pagkilos at ang pagkilos na walang pangitain, alinman doon sa dalawa,
mahirap po yung gawa lang ng gawa na hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Kailangan nalalaman mo yung iyong ginagawa at yun ay galing po dun sa pangitain. Ulitin kong muli, ang pangitain ko, ang vision statement ko is to preach the gospel of Jesus Christ to the whole world. So since then, yun po ang aking ginagawa. And then, isa-isa pong darating yung mga kailangan sa katuparan noon. Kaya kailangan magkaroon ka ng pangitain. Ano ang pangitain, ano ang iyong vision o ano ang magiging vision statement mo na ikaw ang mahusay na housewife sa iyong angkan. So, yun po, yun ang simulang pangitain. Sabihin mo, ako'y magiging napakahusay na asawa ng aking asawa at ina ng aking mga anak. Yun po'y pangitain. At paano ka magiging mahusay na asawa ng iyong asawa? At yun po'y isisiwalat ng banal na Espiritu. Dahil ang pagtibay po ng pagsasama ng mag-asawa ay nasa kwentuhan. Nagkukwentuhan lagi ang mag-asawa. Kaya kahit na inaanto ka at nagkukwento, kahit kung ilang ulit mo nang narinig, makinig ka lang. Sapagkat yun po ang relasyon. Ano po, hindi yung ambihira ka, 10 ulit mo na yung sinabi. Huwag kang magagalit. Amen. At wag mo nga tula, ulianin ka na yata, 10 ulit mo na. Alam mo, meron po tayong mga pagkakataon na hindi natin namamalayang inuulit natin. Pero palampasin mo na yon at wag mo nang uyamin ang iyong asawa dahil asawa mo yan. Amen. Kaya nga po, nais kong iyong maunawa ang mabuti. Ano ang sabi? And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon table. So ang vision po ay makikita. Write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. So yung pangitain ay hindi lang para kay Habakuk. Yung pangitain ay para sa buong Israel. At ano ang sabi sa verse 3? For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie, though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. So ating pansin po, sapagkat ang pangitain ay nakatakda sa hinaharap. At sa kaganapat katuparan nito, ito, yung pag sinabi, it shall speak, ito ay iyong maririnig o makikita. At hindi ito mapipigilan. Kung ito man ay naantala, hintayin mo lang sapagkat tiyak na mangyayari yung iyong pangitain. Kaya kailangan makita mo ang iyong sarili na ikay maunlad, ikay pinagpala. Kahit na ano pa ang kalagayan natin ngayon, basta laging ipahayag mo, ako'y maunlad, ako'y pinagpala. Ako'y maunlad, ako'y pinagpala. Ako'y pinagpala, ako'y maunlad. Kaya dun po makikita mo na ikaw ay patitibayin nung paulit-ulit mong sinasabi kung ano ka. Kung sino ka. Kaya nga po, ito po. Pag nalaman mo ang iyong pangitain, isusulat mo kung paano mo ito isa sa gawa. Kaya meron pong strategies, goal, and action. So ito po ay magiging maliwanag na katibayan kung ano yung iyong pinaniniwalaan sa iyong buhay. Gaano po kaya kagandang nagbibilang ka ng 5 milyon? Hindi ko pa nararanasan yon. 1 milyon paulit-ulit, pero yung 5 milyon... eh, gusto kong maranasan. Kung pinaranas ka ng 1 milyon, pararanasin ka ng 5 milyon. Amen? So ipakikita ko rin po kung bakit na tumitigil. Tumitigil yung pagdaloy ng pera. Ipakikita ko rin po. Gusto niyong matutunan? So may merienda na ba tayo para tayo magpapahinga sandali at makamerienda para tuloy-tuloy? Wala pa? Okay, sige. Wala pa raw. So ngayon, meron pong 4 na susi sa pagsulat ng pangitain. 4 keys for writing your vision. So 4 na susi sa pagsusulat ng iyong pangitain. Number 1, tingnan mo ang iyong sarili.
Siyasatin mo ang iyong sarili. Kilalanin mo ang iyong sarili. Sino ka ba? Ano ka ba? So assess yourself and then know who and what you are. So basically, know what I am going to do. Sa simple pong kaparaanan, kailangan alam mo ang iyong gagawin. Kayong mga babae, pag binigyan ng kaunting iluluto, nakapagluluto kayo ng iba't ibang putahe. So yun po ay kilala na sa inyo. Doon kayo mahusay. So, what are the two things? So isulat mo po yun. What are the two things that I could do best? Ano ang dalawang bagay na kaya kong gawin ng buong husay? Isulat mo po yun. Isulat mo ano yung dalawang bagay na mahusay na kayang-kaya mong gawin at paulit-ulit mong gawin. Hindi ko po alam yun dahil ito'y personal na pangitain. So ang sa akin, ang personal na kaya kong gawin ay magturo. May Bibliyang hawak o wala, ako ay makapagtuturo dahil yun po ay buhay ko. Kaya nga dito makikita mo, kilalanin mo ang iyong sarili, ano yung dalawang bagay sa ngayon, ano po, na iyong paulit-ulit na ginagawa at ikay maligaya. Meron ka po bang ginagawa sa araw-araw na ikay maligayang maligaya? So isulat mo po yun dahil doon nagsisimula ang pagtuklas doon sa pangitain. Pangalawa, state your vision passionately. Pag natuklasan mo na po yung iyong pangitain, pag sinabing passionately, meron pong kasama yung alab. Ano po? May kasama po yung sigla na hindi ka papayag na hindi mangyari yung dalawang bagay na maligayang maligaya kang paulit-ulit na iyong ginagawa. So, state your vision passionately. Hate luck. Kailangan buhi ka sa kakapusan. Sino po rito ang maligaya pagkapos? Pangalawa, hate poverty. Hate debts and loans. Kamuhian mo ang pag-utang. Tahimik. So passion, as defined, is an attitude. Passion is an attitude. If you are excited, then people will be excited together with you. Pag ikaw ay laging masaya, ang mga tao ay mahahamon doon sa iyong kaligayahan. Payag po ba kayo noon? Sige, halimbawa tayo ay nagkukwentuhan, tawanan tayo ng tawanan, biglang pumasok na taong laging problemado. Anong mangyayari sa inyong apat na nagtatawanan? Tatahimik kayong apat. So, madudominate kayo ng isang taong puro problema sa buhay. Eh, kailangan na ang iyong kaibiganin muna ay yung mahilig tumawa. Ano po, pag mahilig tumawa, ay kay tatawa din at lalakas ang iyong immune system. O kasasama doon sa laging nakakunot ang noo, laging ang mukha ay parang saradong lagi. Ang kakasamahin mo ay yung maligayang tao. Amen? At doon madaling magsiwalat ang banal na espiritu sa mga maliligayang tao. Amen? Ang pangatlo, state your vision. So, yung pangitain mo ngayon, so, state your vision presently. Ano ba pangitain mo ngayon bago magtapos ang maghapon? Anong pangitain mo? So, ano ba ang pangitain mo sa pagpunta mo rito? Meron ka bang sinabi sa iyong sarili, mapagpapala ako ng mga kasama ko dahil kami ay matututong pare-pareho. So, yun po ay pangitain. So, vision in the present. Now vision. So meron pong pang matagalan na pangitain, pero kailangan magkaroon ka rin ng now vision.
So, state your vision. Sa Proverbs 23:7, as a man thinketh in his heart, so is he. So, pansinin po natin. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, sayeth he to thee, but his heart is not with thee. So, ano po yun? Mga taong nagsasalita, pero parang hindi niya pansin yung kanyang kausap. Meron po ba kayong kakilalang ganong salita ng salita, pero ang mata niya napakalayo sa iyo? Ito po yun. So, dito makikita natin kung ano ang lagi mong iniisip sa iyong puso. Kung iniisip mong lagi na ikaw ay magtatagumpay, ano ang mangyayari sa iyo? Lalayo ang mga kabiguan. Bakit? Dahil lang laging iniisip mo, magtatagumpay ako, mabigo ka man, magtatagumpay ako, mabigo ka man, magtatagumpay ako, mabigo ka man, magtatagumpay ako. Dahil ikaw ang may kapangyarihan na pagpasyahan ang iyong tagumpay. Amen? Kaya nga po, iyong unawaing mabuti, you have to do it now. The favorite word of Satan is tomorrow. Kanina habang naglilinis ako ng paligid, nakita ko, dahil nga sa kaabalahan, yung hawla ng ibon doon sa ilalim na sumasalo doon sa mga dumi ng ibon. Nung makita ko, nako, ang kapal na nung dumi. At sabi ko, sa Lunes na lang. Biglang sumiksik yung turo. The favorite word of Satan is tomorrow. So, yung araling yun, ay sumiksik sa isip ko, so lininis ko na yung ibon. Masaya yung ibon nung malinis ko yung ilalim niya. Kaya ba'y naniniwala na masaya ang ibon pag malinis din ang kanyang hawla? So, ngayon nais kong makita ninyong mabuti. Bakit po kaya, tingnan natin sandali, ano, ipapaliwanag ko lamang sa inyo sa Isaiah 40 verse 31, bilang naalaala ko lang. Ano po ang sabi? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So kailangan pong sa maghapon hindi ka napapagod kahit marami kang ginawa. Pwede ba yun? Kailangan sa maghapon ay hindi ka naiirita kahit ikaw lamang ang gumagawa. Pwede kaya yun? Pwede, pero pinag-aaralan po yan. Pansinin po natin. Ang sabi po rito, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Lagpasan po natin yung kasunod. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, sino raw po yung tatakbo at hindi mapapagod? At sino raw yung lalakad at hindi manghihina? Yung mga naghihintay o nagtitiwala sa Diyos. Kaya kung ikaw ay may problema, huwag mong problemahin ang problema. Umpisahan mong magtiwala sa Panginoon at sabihin mo, ikaw po ang malaking Diyos na aking Ama, kaya mo po itong ipalutas sa akin. Amen? Ikaw po ang Diyos kong Ama na nagpapagaling ng may sakit, kaya mo akong pagalingin. Yun po ang waiting on the Lord. Nagtitiwala ka sa Panginoon. So, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles. Bakit po kaya isiningit ni Isaiah yung eagles? Ang eagle po ang king of the air. Ang agila po ang hari ng kalawakan. At siya po'y laging nag-iisa sa napakataas na kalawakan. Wala pong makasabay sa kanyang mga ibon. Bakit po kaya? So, pansinin po natin, ang agila po ang may pinakamahabang abot ng kanyang mata. Kaya kung makikita natin, ang agila, pag gustong kumain ng isda, malayo pa, ikita na niya yung isdang kanyang dadaklutin. Ganon kalayo ang vision ng mata ng agila. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, you are anointed with the Holy Spirit, kaya kailangan kita mo ang iyong mga pagpapala miles before na ikaw ay makarating dun sa iyong pagpapala. So, ating pansinin,
Merong isang sangkap sa katawan ng isang agila na siya ay tumitigil sa pagkampas ng pakpak. Siya ay, pag inilapad, ibinukan niya ang kanyang pakpak, siya itutulak ng hangin. Kaya ang gustong-gusto ng agila ay bagyo. Pero ang mga Kristiyano ay takot sa bagyo. Sa ibabaw ng malakas na bagyo, siya ay nasa ibabaw dahil siya iniaangat ng bagyo. Kaya kung malalaman mo ang iyong pagiging anak ng Diyos na puspos ng banal na Espiritu, iaangat ka ng iyong mga problema. Ikaw ay aangat, ikay tataas. Why? Because you wait upon the Lord. Dahil ikaw ay naghihintay, ikaw ay nagtitiwala, magtatapos ka sa utang, magtatapos ka sa lahat ng dapat matapos, at magsisimula ka sa panibagong siglo. Amen po ba? Kaya nga, unawain mo, ito pong 5,000 club, ay hindi ko alam kung bakit, katulad ng sabi ko kanina, hindi ko alam, Panginoon, ba't na iniutos mo ito sa akin, 5,000 club? Pero, ito ang natuklasan ko, that you will be the end-time financier of the gospel. Payayamanin kayo ng Diyos ng todo. E magpapagawa tayo ng inyong isusuot na dito ilalagay ninyo 5,000 club member. So, pag kayo nagkita-kita o kaya pin lang na maliit dito, pag nagkita-kita kayo, at tuturuan ko kayo kung paano kayo mamamahala ng malaking kayamanan. Hindi yata kayo masaya. Gusto ng Diyos na marami kang pinamamahala ang kayamanan. So, number four. So, itong four keys for writing a vision, write it personally. Write your vision personally. So, number two, state your vision passionately. Number three, state your vision presently and do it. And then the fourth key, what am I going to do for the rest of my life? What am I going to do for the rest of my life? Ano ang gagawin ko habang ako'y nabubuhay? Basta ako'y mangangaral. Pagkagising sa umaga, ako'y mangangaral. At mangangaral, at mangangaral, at mangangaral. Para sa akin po yun, yun ang aking pangitain. Ikaw, ano ang gusto mong gagawin mo habang ikay nabubuhay? Magreklamo? Alisin mo na sa buhay mo ang pagrereklamo. At mabuhay kang nagsasabi lagi na napakabuti sa iyo ng Diyos. At makikita mo yung kabutihan ay kikilos at dadaloy sa iyo. Kaya dito makikita natin, kailangan po na meron kang personal na pangitain, at pag tayo nagsama-sama dito sa 5,000 club, yung personal vision mo and then corporate vision. Magkakaroon po tayo ng sama-samang iisang pangitain na ibubunsod ng inyong personal na pangitain. Kaya kailangang nalalaman mo sa Proverbs 4:7. Ito po. Ang sabi po doon, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Ano po ang ibig sabihin? Hindi po tayo yayaman without wisdom. Hindi po tayo magiging malakas at malusog without wisdom. Kaya sabi roon, wisdom is the principal thing. Tampok, ang principal po, tampok, pangunahin. So kailangan lahat tayo ay may karunungan. At dahil nga ang karunungan ang gamit sa kayamanan o sa pagyaman, ang karunungan ang gamit sa malusog na pangangatawan, ang karunungan ang gamit sa pag-unlad ng ating pamilya. Sa lahat ng bagay, karunungan ang ating kailangan. At dahil ito, ang pinakamahalaga, anong sabi rito? Get wisdom. So, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. What is wisdom? Action. What is understanding? Your comprehension. So, what is knowledge? Yung mga impormasyon na iyong nakalap. So, pansinin po natin, marami sa inyo ay natutong magluto.
sa pamamagitan ng inyong online. So pag nag-online ka, titingnan mo paano ba magluto ng ampalaya con carne. So doon ibibigay ang recipe. So makikita natin that is an information. Ano kaya ang ka-match ng ampalaya con carne na isa pang ulam? Ano kaya ang dessert dun sa dalawang magkasamang ulam? Dahil pag nagluto ka, kailangang hindi magkalasa yung lulutuin mo. Tama po ba? Kailangang, kung yung isa ay mapait, kailangang yung isa ay medyo mix ng tamis ang hang. So ang dessert po ay yung mag-aalis nung lasa ng dalawang ulam na iyong kinain. So dito makikita po natin na ito'y praktikal na pag-aaral para ikaw ay matuto na maging maligaya. Kaya una, kailangang matuto ka na pangasiwaan yung karunungang ibibigay sa atin ng Diyos. At ang isang napakahalagang katotohanan, our wisdom is Jesus Christ. Amen. Ang ating karunungan ay mismong ang Panginoong Hesu Kristo. So, ngayon, bakit po kaya sinabi ni James sa James 1 verse 5? Ano po ang sabi niya? So, napakahalaga po ng karunungan sa pagyaman. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So, pansinin po natin, kung sino man sa inyo ang kulang ng karunungan, siya'y humingi sa Diyos na nagbibigay ng masaganang karunungan. Yung upbraideth not, hindi niya pinipigilan yung karunungan kailangan natin. Ibibigay niya ng buong buo. Hello? So, tingnan po natin, bakit kailangan ang wisdom? Tingnan po natin sa verse 2. Ano po ang sabi doon? My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Pag wala po sa atin ang karunungan, hindi ka magagalak sa pagkalugi. Hindi ka magagalak kapag ikaw ay nagkasakit. Hindi ka magagalak kapag ikaw ay na-scam at nakasama sa kapa. So ano po ang sabi rito? Ituring mong galak kapag ikaw ay bumagsak at dumaraan ng iba't ibang kabiguan. Wow! Eh makikita natin, maraming Kristiyano ay bagsak ang balikat. Pag tinanong mo, bakit malungkot ka? Maaskad pa ang salita nun. Eh, ikaw nga ang dumaan ng nalugi ka. Galit pa, no? Pero ang isang Kristiyanong kahit nalugi ay nagagalak, ay magandang kasama. Sino ang gusto mong kasama? Magagalitin o maligaya at matawanin? So, dito sa verse 3, ano po ang sabi? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, ano ang layunin ng mga pagsubok? Ano ang layunin ng mga kabiguan para ikaw ay maging matiisin, mapagpasensya? Verse 4. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Pag ikay matiisin na, hindi mo na ipapatutuo kung bakit ikaw ay magagalitin at mareklamo. Hindi na, dahil nagagalak ang lagi. Na kahit na nangangailangan ka ng tulong, walang tutulong sa iyo. Bakit? Dahil ikaw ay maligaya. At akala ay kay multimilyonaryo na. Dahil ikaw ay laging nasa kagalakan. At kung ano ang akala nung iba, huwag mo sasalungatin. Pag sinabi niya, milyonaryo na ito si sister, ito si brother, milyonaryo na. Huwag mo sasabi, ay hindi! Ayun, ikaw ang sumasala. Tumahimik ka lang. Kung biro man yun, paniwalaan mo. At yung pinaniwalaan mo ay mangyayari sa iyo. Amen! Hallelujah! Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga doon sa meeting nung Monday, itinuro ako. Ito, si Bishop Greg ang multibilyonaryo. Tahimik lang ako. At ako'y nakangiti lang. Hindi naman. Oh, yun, sinansala ko yung kapahayagan. Pero
Pag sinabi, milyonarya ka, sister, milyonaryo ka, brothers, ngumiti ka lang. Ngumiti ka lang. At sabihin mo sa iyong sarili, amen. Amen. Ibig sabihin, nangyari na. Amen. So, kailangan ka ang maligaya. Amen. So, ngayon, pansinin po natin, hayaan mong ang iyong pagtitiis, ano po ang sabi? Ay gawin ito ang sakdal nitong gawain na ikaw ay maging perfect. Ano po? Buo at walang pangangailangang anumang bagay. So ano po ang ibig sabihin? Pag ikaw po'y nanahimik at ikaw po ay nakapagtiis sa panahon ng iyong kakulangan, ang Diyos po ang magpupuno dun sa kulang mo. Bakit? Dahil hindi narinig ang anumang daing. Huwag po tayong lalapit sa Diyos na para bang hinihikayat na natin ang Diyos na tayo'y kaawaan. Hindi natin kailangan ang awa ng Diyos dahil ang awa niya ay 24 kasama natin araw-araw. Amen? Kailangan sabihin natin salamat at lagi mo akong kinakaawaan. Hindi ka na makikiusap. Kaawaan mo po ako. No, you are filled with the mercies of God. Ikaw po ay salikop ng awa ng Diyos. Ang gagawin mo ay hindi mo hihingi ng awa, ipagpapasalamat mo dahil ikaw ay sinasamahan ng kanyang awa at kahabagan 24 oras. Amen? So, pansinin po natin. Sa Isaiah 50:14, ipakikita ko lang po sa inyo na ang awa niya ay kasama mo araw-araw. For the mountains shall depart, for the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee. Yung bait po ng Diyos kasama natin, yung kabaitan ng Diyos 24 oras na kasama natin. Amen? Mga bundok ay aalis, mga burol ay aalisin. Pero ang aking kabaitan kailanman ay hindi lalayos mula sa inyo. Ganon din ang tipan ko ng kapayapaan ay hindi aalisin sa inyo. Sabi ng Panginoon na naawa sa inyo. Amen. Hallelujah. So tayo ay kinaawaan ng Diyos 24 oras. Kung may sakit ka, gagaling ka. Kung wala kang pera, magkakapera ka. Kung may utang ka, mababayaran mo ang iyong mga utang. Why? Dahil sabi ng Diyos, my kindness, my covenant of peace. Bakit hindi niya aalisin ang awa at ang kanyang tipan ng kapayapaan? Dahil kinaaawaan ko kayo. Kayong nasa 5,000 club, kinaaawaan ko kayo. Kaya kayo ay hindi ko hihiwalayan ng aking kabaitan ng tipan ng kapayapaan. At pangangasiwaan ko kayo ng milyon-milyong kayamanan. Oh, in Jesus' name. Amen. So Jesus Christ is the wisdom of God. He is the wisdom applied. So, si Jesucristo po ang karunungan ng Diyos at si Jesucristo po ang kaganapan ng lahat ng mga salita ng Diyos. So, dito po. If it will not happen in your life, it will not happen to your church. Kung hindi mo mararanasan ang pagyaman, simbahan mo'y mananatiling mahirap. Hello? So pansinin po natin, pag sinabing, ay, born again? Puro mahirap ang sa mga simbahan ang born again. Naririnig po ninyo yun? Pumunta po, hindi po tayo nang lalait. Pero pansinin po natin, kadalasan, pag pumunta ka sa simbahan ng born again, hindi ka mahihikayat eh. Bakit? Walang katibayan ng pagkilos at paggawa ng Diyos. Masakit, pero dapat ay, kayo ba naniniwala sa salita ng Diyos, malalaman ninyo ang katapusan o ang kaganapan ng lahat mula sa panimula? Hello. So ano ang panimula? Genesis 1, napakaganda po ng planeta. At ang pagtatapos, bagamat mula Genesis 2 hanggang Revelation 19, ay puro kasipayuan ang nakasulat at nakapaloob doon. Pero pagdating ng 20, 21, 22 ng Revelation, kung ano yung panimula, yun din ang magiging wakas. Amen po ba?
At pansinin po natin, ang simbahan nagsimula ay napakayaman ng simbahan. Pero through the years, naghirap ang simbahan. Bakit po kaya? So, ngayon, ako'y naniniwala na sa pamamagitan ng ating pagtitipon dito sa 5,000 Club, magaganap yung simula ng simbahan at ito ay ating gagamitin sa simbahan. Kailangan kayo magkaroon na ng karanasan sa pinansyal na kaluwagan. Magkakasundo tayo mamaya na magkaroon kayo ng pinansyal na himala mula ngayon hanggang 3rd Saturday ng January. Amen? Hallelujah! Hallelujah! So ngayon, nais kong malaman mo na ang iyong pag-unlad ay nasa pagsasabuhay mo ng lahat ng nalalaman mo tungkol sa mga pangako ng Diyos. Pagsasabuhay po, pagsasabuhay ng pangako ng Diyos, doon po natin mararanasan ang kaunlaran. Ngayon ating pag-aralan po itong Kingdom Solutions to Your Financial Problems. Ito po. Sa isa pong kumpanya, sa isang korporasyon, sa isang business, paano po nagsisimula ang isang negosyo? Kailangan pong merong kapitalista. Tama po ba? Kaya may namumuhunan. At saan kaya galing yung puhunan ng mamumuhunan? Makinig po kayong mabuti dahil nakataya dito ang inyong pag-unlad. Tatanungin ko kayo, kumusta ang buhay ninyo sa iyong pamilya? Kumusta po? Simulan natin sa Genesis 2:4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Verse 5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. So pansinin po natin, dito po sa verse 4 and 5, wala pong kaunlaran sa kanyang mga nilikha. Bakit po kaya? Dahil walang mag-aasikaso nung pagpapaunlad dun sa kanyang nilikha. Hello? Kailangan magkaroon ng tao para asikasuhin yung kanyang mga nilikha. So ang susi po ng pinansyal na kaunlaran ay pangangasiwa o management. Hindi makagawa ang Diyos dahil walang mamamahala ng kanyang nilikha. Kaya kailangan ikaw ay manindigan at sabihin mo, Panginoon, pamamahalaan ko po ang itinakda mo at itinalaga mo at ini-assign mo sa aking bahagi ng iyong nilikha. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayong tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Narito po ang mga revival schedule para sa taong 2021.
February 13 at February 27, March 13 at March 27, April 10 at April 24 sa ganap na alas 2 ng hapon dito po sa Biyaya ng Diyos Revival Church sa second floor Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, maaari po kayo tumawag sa 8723-8752 or mag-text sa 0919-896-0904. Kita-kita po tayo! Update lamang po sa ating mga taga-subaybay, tayo po ay nakapagbigay na ng 1,200 kilong bigas sa mga nangangailangan at kapuspalad sa mga bayan-bayan at karating lugar. Tumulong din po tayo sa ilang mga kapastoran ng pinansyal na kaloob sa kabuuan ng Body of Christ. At ngayon pong nalalapit na Pasko, tuloy-tuloy po ang ating proyekto na Jesus on the Wheels. Ihatid po natin ang biyaya at mensahe ng araw ng Pasko. Ito ay kabutihan, pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Huwag po kayong magpapaantala. Gawin po natin ito ng mabilis, gawin po natin ito ng madali at nariyan ang mga detalye kung paano po kayong makakatulong sa atin hong mga misyon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Pag sinabing all your heart, hindi ka magtitiwala sa iyong bank account. Hindi ka magtitiwala sa iyong sweldo. Hindi ka magtitiwala sa iyong intelligence. Ang tiwala mo lamang ay sa Diyos. Iyon munang isa-isang tabi ang iyong katalinuhan. Isa-isang tabi mo muna ang iyong kayamanan. At ikaw ay direktang magtiwala ay sa Panginoon. Para po sa ating mga radio program, sa DWAD 1098 kHz AM band, Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng umaga hanggang 7:30 ng umaga. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ito po ay simulcast live sa ating Greg Durante Ministries Facebook page. Meron din po tayong palatuntunan sa Edge Radio sa Signal Satellite TV Channel 312 araw-araw sa ganap na alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Maaari niyo po kaming sundan at bisitahin ang aming website sa www.gregdurante.com. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.